Magandang araw mga boss at idol at sa mga sumusuporta at nakikinig po. So update lang po tayo. So matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload at marami na pong nag-chat sa atin at nagko-comment na nag-upload tayo. So Good Friday po ngayon. So i-discuss po natin, siguro kailangan natin mag-reflect. Dahil sa panahon ngayon, marami po sa atin ang may mga pinagdadaanan. So gusto ko lang pong ibahagi yung isang istorya ng isa kong kaibigan, okay, at dating katrabaho. Nalubos akong na-touch o lubos akong humanga din sa taong ito. Hindi ko na po siya papangalanan, okay? O pwede natin siyang bigyan siguro ng nickname na si Mr. Sandy. Yan, pero hindi na ako pinangalanan kung napapanood mo to. Tinago na lang ito sa pangalan Mr. Sandy. Sandy A. Ayan. Si Mr. Sandy po ay nakasama ko sa isang hotel sa The Fort. The first 5-star hotel or premier hotel of The Fort. Ayan. And that is Hepwan Hotel. So kami po yung mga magkakasama dun. Si Mr. Sandy Andales, way back a year ago, during the COVID-19 pandemic, okay, kinamusta ko po. Kasi po ako po yung taong kahit malayo yung mga kasama ko sa trabaho, ganyan, o mga lang dati kong nakasama, at may oras ako, o bigla akong pasok sa instinct ko. Okay, tinatawagan, o chinachat ko po sila. So, si Mr. Andales po is may message ko. Ngayon, bigla ko pong naisip na tawagan to si Mr. Sandy Andales dahil sa pagkakaalam ko, birthday niya po nung araw na yun. Okay? So, ano ang ginagawa pag birthday? So, usually, pag birthday, binabati mo yung mga taong mahalaga sa'yo. So, binati ko siya. Pre, happy birthday. Okay, wish you all the best. Ganyan, nag-message ako. In the same time, sabi niya, ang reply niya sa akin, pre, hindi maganda yung birthday ko. So, syempre, nag-worry ako. Bakit ganun? Ang ginawa ko, tinawagan ko po siya. Nung oras na yon, nabalitaan din niya habang nasa bahay siya, dahil kumukuha siya ng gamit. Hindi ko naman alam na yung asawa niya nasa ospital. Kumukuha lang siya ng gamit para bumalik sa ospital. Yung asawa po niya, sa araw ng kaarawan niya, diniklara pong patay na sa ospital. Kaarawan mo, sumaglit ka lang sa bahay para kumuha ng gamit, tinawagan ka ng mga kasamahan mo o mga kamag-anak mo na nasa ospital, nagbabantay sa asawa mo, napatay na yung asawa mo. So, napakasakit. So, lumipas yun. Okay? Lumipas yun. Nag-update pa rin naman kami. So, kamakailan lang po, before Holy Week, tinawagan ko ulit yung taon to. Dahil gusto ko ulit kamustahin. Okay? Hindi na naman po maganda yung nangyari. Actually, tinanong niya ako kung naging masamang tao ba siya, may mali ba siyang ginawa. Kasi po, ang nangyari po, yung anak po niya, nag-commit, muntik na pong magpakamatay. Actually po, nagpakamatay na, muntik lang, buti na lang po sa awa ng Diyos, hindi po nangyari. So, tatlo yung anak niya lalaki, yung isa medyo bata pa, 2 years old pa lang, yung muntik na mag-commit, binatilyo na po. So, sobrang laking dagok na dumating dito sa taon to. Okay, nag-reflect lang po tayo. Namatay ng asawa, siguro yung anak sa sobrang stress dahil bata pa siya, hindi niya pa kayang i-handle, nag-commit siya mag-suicide. Hindi pa po doon natatapos. After po na naka-recover na yung anak niya, hindi lang tunay yung pagpapakamatay, hindi pa man siya nakakabangon sa mga nangyari sa kanya at sa kanyang pamilya. Nasunog naman po yung bahay. Biruin mo yon, namatayan ka ng asawa, muntik na magpakamatay yung anak mo, tapos nasunogan ka pa ng bahay. Eh siya lang po yung bumubuhay sa pamilya niya. So, wala akong salita na pwedeng banggitin o wala akong mapiling salita na pwede ko sabihin sa kanya para i-uplift ko siya. Ang sinabi ko lang sa kanya, pre, everything happened for a reason at hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi naman bibigay sa atin ng Panginoon ng isang bagay na hindi natin kaya. Kahit minsan alam ko na dahil sa mga negatibong bagay na nangyayari sa buhay natin,
pinag-questionan natin ng Panginoon kung bakit tayo binibigyan ng mga ganong pagsubok, kung bakit nangyayari sa atin to. Meron nga dyan, drug lord, kriminal, may mga napatay. Bakit sila nabuhay? Bakit sila nabubuhay pa? Bakit yung anak, yung asawa mo, sa araw ng kaarawan mo, namatay dahil sa COVID? Bakit yung anak mo, marami namang bata dyan, na-addict sa kalsada, na hindi gumagawa ng maganda? Bakit yung anak mo, nag-commit ng suicide? Yung bahay nyo, nananahimik. Marami namang bahay dyan ng mansyon, na may mga taong may kakayahang magpagawa o ng bahay. Bakit ikaw, na may pinagdadaanan ka ng pinansyal, yung bahay mo pa'y nasunog? So lahat po ng bagay na yon, hindi ko naman sinasabing kalooban ng Diyos. Ang sinasabi ko po, sinabi ko po sa Kanya na may purpose po si God kung bakit niya po ginawa yon. Tayo po, pag nilayan po natin, ako po, itong narinig ko yung kwento ng kaibigan ko na yon, actually po naging inspirasyon ko siya. Na lahat pala ng pinagdaanan ko, wala pa sakaling tinga na pinagdaanan niya. Okay, kasi parang kung ako'y nasa kalagayan niya, kakayanin ko rin kaya. Kakayanin ko rin kaya maligpasan yun. Paano ko haharapin, okay, ang araw-araw na pagsubok, responsibilidad ng mag-isa para maging matatag sa harap ng mga anak ko. Diba nga ho, yung iba sa atin, complain ng complain everyday, ang dami na nakikitang negatibong bagay, ang dami nakikitang wala. Pero hindi po natin alam na may mga taong mas matindi pa yung pinagdadaanan. Okay, the bottom line of this content, makontento po tayo kung ano meron tayo, magpasalamat po tayo kung ano meron tayo, at higit sa lahat, huwag po natin sisihin ang Panginoon o ang Diyos. Okay, kung may mga negatibong nangyayari yung bagay sa buhay natin, minsan nangyayari po ito para subukan tayo o para mas maging matatag po tayo. At sa tulong po ng Diyos, kumapit lang po tayo, have faith, trust Him. Okay, hindi niya po kayo pababayaan. Okay? So, yun na po ang nais kong bahagi sa inyo. Nangako naman po ako sa kanya, sabi ko, dahil may problema financial nga siya, at medyo may financial knowledge naman tayo sa tamang paghawak ng pera. Sabi ko sa kanya, pre, turuan na lang kita kung paano magkaroon ng extra income. Alam niyo ho ba na ang presyo ng ibon ngayon? Sa sitwasyon ngayon na April 2022, okay, sa panahon ngayon, pababa po ang presyo. Okay? Nangyari po to way back 2014, 2015. Okay, mababa mga presyo. Pero may mga ibon na matataas pa rin ang presyo. Okay? Ano ang ibig sabihin? Normal lang po yan. Para po sa mga kapwa ko breeder at kapwa ko mag-iibon at mga nag-uumpisang mag-iibon, normal lang po yan. Ang pinakamahalaga po, huwag tayong susuko at mag-enjoy lang tayo sa pag-ibig. Okay? So sabi ko nga dito kay paring Sandy, pre, bibigyan ka ng ibon na panimula. Okay? Maganda to for two reason. The first reason, pwede mo to maging passive income. Ibig sabihin, pag nangitlog to at nakapisa, yung mga magiging anak na to, tutulungan kita, ako mismo ang bibili ng ibon. Alagaan mo lang. Ako mismo ang bibili ng ibon. Alagaan mo lang. Okay? Kasi po may mga kumukuha rin po sa akin ng ibon. Ang ginagawa ko po, pag nauubusan ako, lahat po ng mga bumili sa akin ng ibon, okay, bilang tulong ko po sa kanila, ako po yung bumibili. O sila mismo po yung nire-refer ko. Nasasabihin ko, linyada ko po yan. Sa akin po galing yan. Okay? Kung hindi mas mura, definitely, nasa tamang presyo. So sabi ko, parin Sandy, pre, yung ibon na yan, pag namisa, naparami mo, ako rin ang bibili. Number two reason kung bakit gusto ko siya mag-alaga ng ibon, dahil po, sa traumatic experience na naranasan ng kanyang pamilya, ang ibon po is therapeutic, based on my experience, at sa mga na-research ko rin po. Kung may ibon sa loob ng tahanan o sa labas ng bahay nila na nakikita ng kanyang mga anak, okay, malaki po ang posibilidad na maliwanagan sila at ma-relax sila at makapag-isip ng tama dahil may pinaglilibangan po sila. Okay? Kaya po kung iisipin ninyo, yung pinasok po nating larangan na pag-iibon, hindi po siya basta simpleng libangan lang.
nakakapagpabago rin po siya ng buhay at nakakatulong din po siya sa kapwa. So, Good Friday ngayon, huwag po natin kalimutan kung bakit po natin siya ginugunita at yung mga sakripisyo po ng ating Panginoon sa atin. Pagnilayan po natin at magpasalamat po tayo sa Kanya. So, glory to God po and have a good Holy Week and weekends to everyone. God bless.